Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang malugod na pagbati po sa lahat ng mga parishioners na galing sa iba-ibang parokya. Mga parishioners galing po sa St. Joseph's Cathedral, Abu Dhabi, St. Paul's Church, Mosafa, St. John the Baptist Church, Ruwais, and St. Mary's Church in LA. Isang malugod din po na pagbati sa ating mga kapatid na nanonood via live streaming. Ang ating recollection po ngayong gabing ito ay mapapanood via live streaming in the following channels. Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi, FB page and YouTube. St. Joseph's Cathedral, Abu Dhabi, Facebook page. Father Dave Concepcion, FB page and YouTube channel. Greenbelt Chapel, Santo Niño de Paz, FB page. Santa Maria Goretti Parish, FB page. Katolikong Pinoy sa Ruwais, FB group. Mahal ko ang Simbahang Katolika. Divine Mercy, FB Live. Hijos del Nazareno International UAE Chapter, FB page. Senyor Mambubuklod Balangay, MBBN, UAE FB page. At Feast at Home Abu Dhabi District FB page. Ang tema po ng ating recollection ngayong gabi ay isang pasasalamat. Dahil ang makakasama po natin ngayong gabi na kamanlalakbay ay dumaan sa matinding pagsubok sa kanyang kalusugan. Ngunit ngayon po ay maganda na ang kanyang kalusugan. Salamat sa Diyos. Matapos rin po ang kanyang misyon sa apat na parokya ng Abu Dhabi, St. Joseph's Cathedral Abu Dhabi, St. Paul's Church Mosafa, St. John the Baptist Church Ruwais, at St. Mary's Church in Al-Ain, siya po ay nagbabalik ngayong gabi upang makasama natin sa isang recollection. Kamakailan, ipinagdiwang din po niya ang kanyang ika-25th sacerdotal anniversary. Isa po itong silver anniversary. Mga kapatid, ang guest speaker po natin ngayong gabi ay isang taong malapit sa ating mga puso. Sa kasalukuyan, siya po ang chaplain of Greenbelt Chapel, Santo Niño de La Paz. Siya rin po ang president and pilgrimage chaplain of Catholic Travel Incorporated, na matatagpuan sa Pope Pius XII Center, United Nations Avenue, Paco, Manila. Brothers and sisters, it is my honor to welcome our guest speaker tonight. Please welcome Father Dave Concepcion. Magandang gabi po sa inyong lahat. Doon po sa pinto, nagpirma ko ng mga libro. Nag-aagawan sila. Ano po? Sabi ko po kanina doon, kung may makukuha magbibigay na recollection, magpipirma na lang ako ng libro. Kanina po habang pong inaayos yung mga upuan, ang alam ko po hanggang dyan lang eh. Ha? Yun lang ang upuan, ngayon dumami, ano po. Ha? Kaya sabi ko, dito na lang sa baba, dito lang naman eh. Kita naman siguro ako ng mga tao sa likod. Di po ba, ano? Kaway mga, yan, kita ako. Simulan po natin ang ating gabi sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po ang bawat isa na naririto. Kayo po ang tumawag. Kayo ang nagbigay ng pagkakataon. Tinipon mo kami, dala ng iyong pagmamahal. Nawa po'y biyayaan mo kami na makita namin ang mga bagay na dapat naming makita
madinig namin ang mga bagay na dapat naming madinig upang magawa namin ang mga bagay na dapat naming gawin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pinamagatan po ang gabing ito, ang pagninilay na ito na isang pasasalamat, pero para sa isang, sabi nga ay konkreto sa anong isang pasasalamat, ibig ko pong anyayahan kayo na tingnan ang ating mga kahapon bilang tungtungan ng ating bukas. Ang ating kahapon, ang tungtungan ng ating bukas. Ano po? Alam naman natin yun, yung ang mga hindi lumilingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa pupuntahan. Mahalagang mayroon tayong paglingon sa kahapon, gawing tungtungan ng kahapon upang magkaroon ng magandang bukas. Ano po? Lilingunin lang. Kasi mahirap yung lingon ng lingon sa kahapon. Baka madapa. Ano po? Lilingin mo lang. Ano po? Minsan ko na pong sinabi ito, na ang biyaya ng Diyos ay hindi nililimot o binabago ang kahapon, kundi inaayos ang bukas. Maganda pong intindihin ito. Kapag nakilala mo ang Diyos, pag binayayaan ka ng Diyos, hindi binubura ng Diyos ang iyong kahapon. Hindi niya binubura. Hindi niya binabago. At dahil hindi niya binabago ang kahapon, hindi ibig sabihin lilimutin mo ang kahapon, at hindi ibig sabihin kakalimutan mo o itatanggi mo ang kahapon. Sapagkat hindi niya binabago ang kahapon, ang ginagawa ng Diyos ay inaayos ang bukas. Inaayos ang bukas. Dapat meron po tayong tamang pananaw sa ating kahapon. Tamang pananaw. At pag natanggap natin ang ating kahapon na hindi natin ito mababago, wala na tayong magagawa sa ating kahapon, mahalaga natanggapin ito ng may kapayapaan ng kalooban. Tanggapin mo na, hindi po ba, ano? Hindi mo na mababago yun. Hindi mo na mababago yung kahapon. Dahil ang kapangyarihan na pinagkakaloob sa atin ng Diyos ay baguhin ang bukas. Kaya nga, sabi ni Becky Bello, sabi niya, pag pinanganak ka ng pangit, wala kang magagawa. Di po ba, ano? Di ba? Tanggapin mo. Pero pag namatay kang pangit, kasalanan mo. Kasi wala kang ginawa. Hindi po ba? Kung pinanganak kang mahirap, wala kang magagawa. Pero hindi ibig sabihin ng Diyos, mamamatay kang mahirap. May kapangyarihan kang baguhin ang bukas. Kaya sa gabing ito, sana maintindihan natin, dahil may mga taong nagre-reklamo na, sabi, bakit ganito ako, Father? Sabi kay, ano magagawa mo? Ganyan kay. Hindi po ba? Ang mahalaga, anong pwede mong baguhin? Hindi po ba? Ano? Meron pong nag-post ng picture ng mga tao sa tabing dagat. Nakabikini yung mga babae. Ano po? Tapos, siyempre, maliligo ka, di nakashort yung mga lalaki. Ano po? At nakalagay doon, wala daw overweight. The picture was taken 40 years ago. Everybody was slim. So, tinitingnan ko yung picture. O nga naman. Ano po? 40 years ago.
Tapos, and the picture today, ano po? Nang tabing dagat, nakalobo na. Ano po? Mababae o lalaki. Ano po? Yung mga babaeng nakabikini, lakas na lang ang loob meron. Ano po? Wala na yung katawan. Lakas na lang ng loob. Ano po? Pero ano po ang meron doon? Ang nilagay doon, sabi, this is what the food industry have done to us. This is what the food industry has done to us. And I strongly disagree. Bakit? Sinabi pa nung pagkain, kainin mo ako? Meron ba sa inyo na pinilit ng pagkain? Tinutukan ng baril, kainin mo ako? Meron ba? Wala. So yung sabing, ito, kasalanan ito ng food industry, hindi. Kasalanan yun ng tao. Ano ibig sabihin? Magandang tanggapin mo ngayong kahapon. Magandang tanggapin mo hindi lang kung ano nangyari, kundi kung ano ang iyong mga pinagagawa. We are a product of our choices. Keep that in mind. We are a product of our choices. My dear friends, my brothers and sisters, kahit gaano kabuti ang Diyos, kahit gaano kamakapangyarihan ang Diyos, kahit gaano kabait ang Diyos, may hudas pa rin. Tama po ba? Nagkulang ba ang Diyos? Hindi. Desisyon ni Judas yun. Nakukuha po ninyo? Hindi yung desisyon ng Diyos. Desisyon yun ni Judas. Di po ba, ano? Kaninang umaga, mayroon pong kababayan na nagpa-pray over, ano po, at siya po ay sabi, may problema po ako sa aking asawa. Ha? May third party. Sinigurado ko, sino ang may third party? Siya o ikaw? Di ba? Maya naman eh. Ha? Ay, may mga anak kayo? Opo. Alam na mga anak ninyo? Hindi po. O. Maganda naman yung babae. Gusto ko itanong, maganda ba yung third party? Di ba, no? Ha? Mahirap na mong kumuha ka ng third party, mas pangit sa asawa mo. Di ba? Mas malaking kasalanan yun. Di ba? Mas malaking kasalanan yun. Desisyon mo yun eh. Ikaw namili. Hindi po ba? Na? Desisyon mo yun. Mahalagang mahalaga na meron tayong pagtanggap sa ating kahapon at ang ating kahapon ay produkto ng ating desisyon. Madalas nyo po itong naririnig sa akin. If your life is miserable, it is because you have chosen to be miserable. You have chosen to be miserable. Dahil kahit gaano kagaling ang teacher mo, kung hindi ka mag-aaral, at ikaw ay bumagsak, hindi kasalanan ng teacher. Tama po ba? Kahit gaano kabuti ang Diyos, at ikaw ay naging Judas, kasalanan mo. Tama po ba? Yan. Di ba? Yung pag sinabing, bawal dumaan dito madulas. Nadulas ka. Kasalanan ba nung sahig? Kasalanan mo yun. Dumaan ka eh. Sinabihan na siyang madulas eh. Di po ba? No? Kasi tayo mga Pilipino, pag sinabing do not touch with pain, hihipuin talaga. Napansin niyo ba yun? Ay, basa nga! Kaya gusto ko po kong anyayahan na tingnan ang kahapon
na walang paninisi sa ibang tao. Mahalaga ang kahapon, mahalagang tanggap natin ang ating kahapon, maganda man o pangit ang kahapon. Sinong may sabing pangit ang iyong kahapon? Sino makapagsasabi na pangit ang iyong kahapon? Sino? Ang iyong karanasan. Di po ba? Kasi may mga pangit na karanasan, pero ginawa kanyang mabuti, ang nangyayari, maganda ang iyong kahapon. Di po ba? Masaya o malungkot na kahapon, ano bang basehan ng masaya o malungkot? Alam niyo ba kung kailan kayo malungkot? Alam niyo ba kung kailan kayo masaya? Yung iba, hindi nila alam eh. Dahil hindi naman lahat ng tumatawa masaya, hindi po ba? Ano? Pag ikaw ay malungkot, nakita ka ng mga tao, malungkot ka, sabi, ay, malungkot siya, no? Pero pag ikaw ay tumatawa ang mag-isa, ay? Sinasabi niyo ba masaya siya? Hindi. Di ba, no? Nakakatakot siya, no? Di ba? Kaya yung magsasabing, ang pangit ng kahapon ko, bakit pangit? Pag sinabing, ang ganda ng kahapon ko, bakit maganda? Di po ba? Bakit masaya o malungkot ang iyong kahapon? Bakit mo sinasabing tama o mali ang iyong kahapon? Maganda po yun. Maganda yun. Kailangang ikaw ang magsasabi. Hindi ibang tao. Kasi tayo, anong nangyari po sa atin sa nakalipas na panahon? Hinayaan natin ang social media na mag-define ng ating kahapon. Napansin niyo po ba yun? Na hindi niyo na alam kung ano maganda at pangit? Hindi niyo na alam. Kasi marami sa atin, kahit maganda, pero hindi pumasok sa ang tawag natin doon, patakaran o panukatan ng social media, nagiging pangit. Di po ba? Ano po? Magsabi kayo. Pag sinabi kasi ng social media pangit, kahit maganda, nagiging pangit. Di ba? Hinahayaan natin ang ibang tao na diktahan ang ating mga pag-iisip. Kung naalala po ninyo, mayroong apat na uri ng tao. Nadinig nyo na ito sa akin noon pa. Ha? Ang alin? Mayroong visual, mayroong auditory, mayroong kinesthetics, mayroong digital. Naalala po ba ninyo yan? Sinungaling. Ha? Kahit hindi mo naalala. Di ba? Ha? Bakit ka takot magsabing, hindi ko na maalala yan? Tanggapin mo, hindi mo na maalala. Ako, pag may sumabasa, Father, tanda mo ako? Hindi, di ba? Bakit pa ako magsisinungaling? Di ba ba, ano? Dati kasi nahiya ako magsabing, hindi ko na maalala ito, di ba, ano? Lord, baka masaktan. O kawawa naman ako, di ba? Ngayon, hindi, di ba, ano? Tanggapin mo na, nakakalimot ka na, hindi po ba, ano? Sino yung mga auditory? Yung mahalaga sa kanila yung kanilang nadidinig. Sino yung mga visual? Mahalaga sa kanila yung kanilang nakikita. Sino yung mga digital? Mahalaga yung sinasabi ng numero. Sino yung kinesthetics? Yung mahalaga yung nararamdaman nila. Yung, ay, ang linis. Ay, ang kinis. Kung kayo po ay tinitingnan ko po yung mga ads. Nang halimbawa, parang unboxing, yung pagbubukas daw ng
ng karton, ng cellphone. Meron ng mga tinatawag na unboxing of the new car. Kung napapansin nyo yan, halimbawa, lumabas yung bagong Ford Ranger, kailangan madinig pa yung pagbubukas ng pinto. Isasara. Di ba? Kailangan pang madidinig yung pagtatanggal ng plastic. Di ba? Napansin nyo ba yun? Yung tinatanggal yung plastic. Bakit? Kinikater yung mga auditory. Kailangan mo ba madinig yun? Doon sa mga visual, basta makita nyo, oy, ang ganda. Di ba? Para sa mga kinesthetics, ginaganong-ganong pa yung sandalan. Di ba, anak? Pero sa mga digital, the size of the tire, the size of the light. Kasi digital eh. Di po ba, anak? Hindi mo masabing beautiful lights, the size. Ha? Palaging the size. The cost. Di po ba, anak? Naalala nyo ang halimbawa, nag-retire si Mister, wala si Mrs. Nakakuha si Mister ng 2 million na lump sum. Ay, ang laki. At dahil wala si Mrs., ginastos niya agad yung 1 million. Bumili siya ng painting, halimbawa, kung sino mang painter, ano? Bumili siya. Ang liit-liit. 1 million. Tapos, inayos niya yung kanyang sala. Inayos niya yung kutsyon, inilayo niya sa dingding, iniharap niya kung nasaan yung picture, yung painting, nilagyan ng pin light. Gabi-gabi, nandoon siya nakaupo. Tinitingnan lang niya yung painting. Dumating si Mrs. Darling, I heard you have gotten your lump sum. Yes. At sabi ng lalaki, Jaran! Sabi ni Mrs., who painted that? Junior did it? Yung anak daw nila. Huh? Sinabi yung pangalan ng nagpainting. No? Huh? And what's the craze about the painting? It's 1 million! Nako, nagbunga nga si Mrs. 1 million ang mahal-mahal. Naku, away, away. Hindi pinatulog si Mister sa loob ng kwarto. Walang imikan. Sabi ni si Mrs., sinayang mo ang 1 million, sinayang mo. Sa pangit, ha? Na drawing yan. Ano po? Drawing na ang tawag, hindi na painting. Di pa ba? Sabi ni Mister, naalala niya, digital si Mrs., hindi visual. Digital. Sabi niya, darling, today, this costs 1 million. 2 to 3 years from now, it might cost 5 million. Tinignan uli ni Mrs. Ang ganda pala. Gumanda ba yung painting? Hindi. Digital eh. Nakita yung presyo. Di po ba? Kaya, ano yung sinasabi ko? Huwag niyong iaasa sa ibang tao kung pangit o maganda ang inyong kahapon. Huwag niyong iaasa. Sapagkat depende yan kung saan sila nang gagaling. Di po ba? Kaya nga, sorry sa mga kababaihan, sorry po ha. Alam naman na, kasalanan ba yun? Hindi naman siguro kasalanan na nag-o-observe ako ng mga babaeng naglalakad ano po, na, ay, mahal yung sapatos niya. Di ba? Ay, mahal yan. Alam mong mahal eh. Kasi pinilit niyang isuot eh. Kahit hirap na maglakad. Ha? May mga taong ganun eh.
dahil marahil sila in digital, kahit pangit yung sapatos, isusuot nila. Di ba? At sasabihin, mahal ito. Di ba? Kasi feeling nila, pag mahal, maganda. Di ba? Kaya nga nung ano, nung nagbibigay ng recollection si Bishop Bacani, na kung saan mayroong babae sa harapan namin, mga seminarista pa lang kami noon eh, hindi namin makita mukha ni Bishop Bacani kasi yung buhok ng babae, nakatis, ano po? So, ang hirap nung nagbibigay ka ng, nakikinig ka, nakaganong ka. Ay, syempre naman, di ba? Sabi, ano ba yan? Sabi ng mga kaklase ko, hindi naligo yan, no? Kasi, ang aga, paano niyang inayos ng magang-maga yan, di ba? No? So, hindi mo na nadidinig yung ibang sinasabi ni Bishop Bacani. Siguro nadidinig niya, sabi, ang pangit, ano? Sabi, ang pangit, ang pangit. Nung kausap na namin si Bishop Bacani, kwentuhan, tawanan, biglang lumapit yung babae. At sabi niya kay Bishop, Bishop, how's my hair? Di, ako nagsabi na pangit eh, di ba? Di, tinitingnan ko si Bishop kung magsisinungaling, di ba? Pag sinabi niya maganda, sabi ko, sinungaling ka, Bishop. Ha? Di, si Bishop naman tahimik lang. At sabi, some people said that I have an ugly hair. Ay, tinignan ko talaga si Bishop ng mata sa mata. Kasi kung obispo ka, magsisam na ako, malaking kasalanan mo. Di ba? But the good bishop was kind enough to tell the lady, who said it's ugly? Nako. At baka magturo, di ba? Kami ba? Well, some of your students. O, di kami yun, di ba? No? Di, ready na ako. Di ba? Ang sabi ni Bishop, no. It's not ugly. It's unique. Di ba, no? Hindi niya sabing pangit. Unique. Oh. Kaya pag sinabi, pangit ba sapatos ko? Unique. Mag-iingat lang kayo pag sinabing, uy pare, unique ka misis mo, no? I hope you understand. Sapagkat when you talk about your kahapon, hindi lang yung tanggap mo ang iyong kahapon, ang tanong ay, ano ang iyong natutunan? Ano ang iyong natutunan? Ang bawat isa ay may kwento. Pero sana ang kwento ay may aral na tinuturo. Di po ba, ano? Gaano man kapangit ang kahapon, kung meron itong aral, nagiging itong maganda. Gaano man kasaya ang kahapon, kung wala kang natututunan, malungkot. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, iniwan ninyo ang maraming bagay sa ating bayan dahil meron kayong mga pangarap. Tama po ba? I'm sure may pangarap kayo. Ha? Mahirap naman nandito kayo, wala kayong pangarap. Pangarap sa sarili lang? Hindi. May pangarap ka para sa iyong pamilya. Tiniis mo ang kalungkutan. Tiniis mo na ikaw may sakit, na solo ka lang. Di ba? Tiniis mo ang pakiramdam na nag-iisa, nagpapalimos, minsan, naghahanap ng awa. Di po ba? Marami kang tiniis. Dahil ang iyong pangarap ay mas malaki kaysa sa iyong sakripisyo. Tama po ba? Kasi kung hindi sulit, ba't nandito ka pa? Kung hindi sulit,
Aba, umuwi ka na. Di ba? Tinitiis mo ang init dito. Malapit ka na sa impyerno pag nandito. Di ba? Minsan, oh, kasarap sa atin ay, pero dahil sa pangarap mo, nagtiis ka. Nagtiis. Na kahit sa iyong pagtitiis, hindi naiintindihan ng mga taong pinagtitiisan mo. Tama po ba? At palagi ko yan sinasabi sa mga misa ko. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na meron sila kamag-anak nasa ibang bansa. Na feeling nila, yung kamag-anak nila sa ibang bansa, namumulot lang ng pera. Kaya ano sabi ko sa inyo, huwag niyong ipapadala lahat sa Pilipinas ang pera ninyo. Hello? Huwag niyong ipapadala lahat ang pera niyo sa Pilipinas. Wala kayong dadatnan. Nagastos na. Baka mamaya, feeling ninyo, pag-uwi ninyo, nabili nila ang inyong mga pangarap. Ay, naku, Father naman, ganda-ganda na ang gabi natin, sisirain mo pa. Sapagkat gusto ko kayo'y mulat. Mulat. Alam niyo namang, isa sa pangarap ko, makarating ako sa Saudi. Bakit ako gusto kong kaya ako nag-mechanical engineering eh. Kasi gusto kong mag-Saudi. Bakit gusto kong mag-Saudi? Yumaman. Di ba? Kasi lahat ng mga tiyo ko nag-Saudi. Oh, inggit na inggit ako. Pag umuwi, ang daming balikbayan box. Oh, ang daming Betamax. Ay, ang daming Betamax lang nun eh. Di ba ba? Ang daming chocolate. Oh. Feeling mo, pag nag-Saudi ka, ay, ang dami mo mabibili. Di ba? Ang dami kong kilalang ganun. Oh, dahil nakita mo yon, kasalanan ba ako'y mangarap? Hindi. Kahit naghihirap ka nag-aaral, kahit alam namin na ang pag-aaral ay hindi ganun kadali, nag-aral ako na kung saan alam ninyo na mayroong taon sa college na isa lang ang sapatos namin magkapatid. Hindi kami bumabarkada. Hindi pwedeng umibig. Walang life, walang love life. Walang pandate eh. Di ba? Wala. Alam ka naman mag-date ka, naka-chinelas. Suot ng kapatid mo yung sapatos, di ba? You let go of a lot of things because of your dreams. But the sad story is what? Do people dream with us? The truth is, not all of them. Kaya nga magtira ka para sa sarili mo. To love yourself is not a sin. Listen, to take care of yourself is not a sin. I want you to look back. Tingnan nyo ang inyong mga sarili. Tingnan nyo ang inyong mga sarili. Ano mang taong ka na ngayon? Tingnan mo ang iyong sarili. Na pag ikay umuwi, umuwi ka. Kasi pag natapos ang kontrata mo dito, pinapauwi ka naman talaga, hindi po ba? Ano? Pinapauwi ka naman talaga. Ano ang mangyayari sa iyo pag ikaw ay umuwi? Naiisip niyo ba yun? Anong mangyayari sa iyo pag ikaw ay umuwi? Bakit ko ba kinukwento itong lahat sa inyo? Bakit ko ba kinukwento? O, 61 na ako. 62 na ako next year. Di ba? 20% forever. Ano? Senior citizen eh. Di po ba? Ano? 20% forever. Nung na-stroke ako, parang biglang binago ng Diyos ang mukha ng kahapon. At biglang binago ng Diyos
ang mukha ng bukas. Binago ng Diyos. Sa ilang saglit, binago niya. Dahil, nung nandun ako, paralyze ako, ni ang aking mata, hindi ko mabuksan dahil pag nabukas yung mata ko, sabi ng doktor, umiikat yung itim ng mata ko. Kaya duling. Hindi pwedeng magbukas. Natitir na lang tenga at bunganga. Diba, no? Nakakarinig ako, nakakapagsalita ako, pero paralyzed na lahat. Paralyzed na lahat. At sabi nga ng doktor, doon sa kaibigan ko, doktor, nagte-text daw siya, at sabi, Father Dave might not make it. Father Dave might not make it. Nadinig ko. Alam niya yung ibig sabihin nun? Father Dave might not make it. Na nung umaga, nagmisa ako, nung hapon, nagkasal ako, papunta lang kami sa Mega Mall dahil mayroong kainan. Tapos yun ang nadinig mo, Father Dave might not make it. Aba, sabi kayo, ano kayo tsura ko? There must be a reason. Di ba? There are things you do not see that people see. There are things that people know that you do not know. Why I will not make it? Di ba? Talaga sabi ko, Lord, hanggang dito na lang. Dito na lang matatapos. If I will survive, I will be vegetable. Ini-imagine ko yun. Anong itsura ng vegetable? Di ba? Nakaupo ka lang sa wheelchair? O nakahiga ka? Ano? Kumakain pa ba? Ang daming tanong. Kaya nga sa gabing ito, let's take a pause. Stop for a moment and think. Think. And accept. There are things you cannot change anymore. Hindi na mababago yun. We only have second chance. Diba? Mabuti lang, puro kalukuhan pa rin ako kahit na-stroke ako eh. Diba? Sabi nung isang doktor, nakakarinig pa ba? Nakakarinig pa? Diba? Oh, nadidinig ko pa! Ah. Sabi, oh, grabe. Diba? Puro kaloko, inaaliw ko lang sarili ko. Mabuti, may pakihilot lang kamay ko. Hindi ko alam kung nasa ng kamay ko. Pakihilot ang paa ko. Hindi ko alam kung nasa ng paa ko. Diba? Hindi mo talaga alam eh. Tapos sabi ko lang, Lord, pag ni-rape ako dito, wala na. Eh kasi hindi ka makakilos eh, di ba? No? Inaaliw ko lang sarili ko, di ba? Alam ko kung ano-ano mga tinutusok. Alam ko, dinala ako sa MRI na hindi ko, basta. Alam ko, gumagalaw yung bed ko. Alam ko. Pero hindi ko wala. Alam ko kung saan ako nagpalipat-lipat. Ni hindi ko alam kung anong oras na. Hanggang sa nung naturok na lahat. Sabi lang nung nurse, Father, magdadiaper tayo. Ah! Ay, alam niyo naman kung magdadiaper, di ba, no? Lord, yung tinago-tago ko. What can you do? You can do nothing. You have to accept it. Di ba? Oh,
hindi ko alam na hinuhupad na yung pantalon eh. Wala na pakiramdam. Hindi ko alam kung sino mga nakatingin doon, di ba? Kasi sarado, sino kaya sila? Diba? Ang hirap nung gano'n, ano ba? Pare ka, di ba? No? Tapos ang dami mga tao doon sa emergency room, di ba? Tapos ngayon, nagmimisa na ako. The Lord be with you. Oo, di ba? Nung ako'y kaunahang nagpa-colonoscopy, na kung saan nung una pag kinukolonoscopy ka, naglalabatiba ka, di ba? Noon yun eh. Ngayon, pinapainom ka na lang ng kung ano-ano para lumabas. Noon, labatiba eh. Ha? Na kung saan, darating sa iyong nurse, may dalang isang pichil na tubig na may sabon na kung saan isusok-sok sa pit mo, di ba? Para lumabas ang laman ng lahat ng tiyan mo. Father, ipapasok natin ito. Tapos pag naramdaman nyo kayo na si CR na, sabihin nyo lang, punta kayo sa CR, di ba? Opo. Father, tanggalin nyo na short nyo. Opo. Father, tanggalin nyo na. Opo. Father, tanggalin nyo na. Sandali lang, ano ba? Tapos sabi, huwag ka na mahiya, Father, sanay na kami dyan. Sanay ka, ako hindi, di ba? Di ba? Kailangan ko tanggapin na, oh, sanay ka nga. Ako hindi. Eh, yan ang karanasan mo eh. Ako hindi, yan ang karanasan ko. Di ba? Tinanong ko siya, saan ka nagsisimba? Di ba? Taga-Kaintapo ako. Naku, malapit lang. Bakit? Kasi kailangan niyong tanggapin. Naglalaro ang isip ko eh. Di ba? Nagsisimba kaya ito si Edsa Shrine? Kasi nagmimisa ako sa Edsa Shrine. Oh, di ba? Pati-pati pa kang ganyan, di ba? Sasabihin sa'yo, ay, nasundot ko na pwet niyan. Di ba? The humility, you have to accept that. Ngayong na-stroke ako, at least nakausap ko pa yun kung saan ka nagsisimba, tanda ko mukha niya, di ba? Sarap pag nagmisa ko, naku, ba't naman nagsimba ito dito, di ba? Pero yung tao lahat sa emergency room, hindi ko kita mukha. Hindi ko kita mukha. Oh, pero, nanonood sila sa YouTube. Ay, siya yun! Di ba? Yung doktor ko nga, walang ginawa, kundi, I'm watching you, Father. I'm watching you. Noong Tuesday, inubo ako habang nagmimisa. Isipin mo, inubo ka lang. Pag uwi mo, pagtingin mo sa yung cellphone, nag-text ka ganyan, doktor, may sipong ka? Grabe! Binabantayan ka! Ganun talaga ang buhay! Hindi ko na mababago yon. May mga bagay na kailangan tanggapin, di po ba, no? Ang aking tanong ay kayo, ano ang pinipilit niyong itago, ipagkunwari, kaya hindi kayo makaalis sa inyong kahapon? Pinagtatawanan niyo ako eh. Di ba? Pagtawanan niyo naman sarili niyo. Ano ang meron kayo sa inyong kahapon na hanggang ngayon, hindi nyo matanggap, kaya hindi kayo makaalis? Tanggap ko na. Tanggap ko nang na-stroke ako. At dahil sa inyong mga panalangin, nandito ako, nagpapasalamat. Oh, wala akong magagawa. Nagdasal kayo eh. Diba? Sabagkat, pag sinabi mong ang pagpapasalamat, yan ay pagtanaw ng utang na loob.
ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Kahit mahal ang tiket papunta dito, kailangan tumanaw ng utang na loob. Bakit? Kasi, kung ako ay gulay, iba ang kwento. Nakuha po ninyo? Iba ang kwento kung ako'y naging gulay. Kahit tabingi lang, di ba? Iba pa rin ang kwento. Pero nakatayo ako. Pinayagan na ako magbiyahe. May pilgrimage nga sana ako eh. Nag-gyera lang. Di ba? And I'm here. Do I deny the past? No. Who I am today is a product of my past. And this is the reason why I am here. To tell you, my dear brothers and sisters, that our past is just a stepping stone for our future. Ang pwede mo lang tungtungan ay mga bagay na kaya mong tanggapin. Inuulit ko, ang pwede mo lang tungtungan ay mga bagay na kaya mong tanggapin. Ang mga bagay na kaya mong tanggapin ay mga bagay na kaya mong aminin. Di po ba? Yan ang kahapon. 1 year ago. Can you imagine that I have to struggle to pee? Huh? Ano sabi ng nurse? Father, magdamag na kayo. Ang dami nyo ng dextrose. Kailangan nyo umihi. Kasi pag hindi kayo umihi, father, lalagyan kayo ng catheter. Diba? Nag-diaper ka na, ikakatheter ka pa. Alam ko masakit yung catheter. Anong gagawin mo? Dapat kang umihi. Yun ang unang struggle. Umihi ka, Father. Umihi ka, Lord. Paihin mo ako, di ba, no? Di ba? O paano ka maihi? Paano ka nagpapaihi? Paano mo pinaihi ang bata? O di ba, sinasabi mo? Isipin mo, ginaganon mo ang sarili mo. Di ba? Tanggapin mo! Katawa-tawa man, yun ang katotohanan. Mabuti na lang may mga kaibigan ka mas matalino kaysa sa iyo. Di ba? Ano sabi ng kaibigan mo? Simple lang yan, Father. Isipin mong nasa swimming pool ka. Iniisip mong ganun. Di ba naka-short ka? At umiihi ka. Di ba umiihi kayo sa swimming pool? Oh. Effective! Imagine ko nasa swimming pool. No? Kahit may nakapulupot sa katawan. Umihi. Lumabas lahat. Apaw. Ibig sabihin, hindi kaya nung diaper. Awas. Nagalit ba yung nurse? Hindi. Ano sabi niya? Wow, Father! Umihi ka! Di ba? Ano ibig ko sabihin? Maganda ba yung naihi ka sa salwal mo? Hindi. Pero maganda yon dahil may dahilan. May dahilan. Hindi ko makalimutan na yung dati naming rektor, pumutok ang appendix. At dahil pumutok, binuksan ang buong tiyan. Nilinis yung bitubuka. Nilabas talaga. Hinihugasan yung bitubuka. Nung ibinalik, anong panalangin namin? Sana makautot. Diba? Kasama sa mas intention yun. Sana makautot. Pero hindi mo naiintindihan ang kwento, kaya, ay, sobrang naman ang prayer intention.
Pero pag hindi siya nakautot, bubuksan uli. Diba? You do not know the story. There are people, a lot of people do not know your story. So don't worry about them. Live your life. Naintindihan niya ba ako? Live your life. You should not depend on people to tell you you're beautiful, you're lucky, you're me. Forget about it. Today, I'm telling you, you are the one who's supposed to tell the world, am I happy? Ano sabi ng isang santo? The opinion of others is not your business. Keep that in mind. The opinion of others is not your business. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam. Sapagkat hindi nila alam ang kwento. Umihiyan. O ano ngayon? Yun ang panalangin ko, makaihi ako eh. Di ba? Nakita ko na yan. O ano ngayon kung nakita mo na? Nakakuha mo pa. Di ba? Di ba? May kwento. Dapat may kwento. Dahil pag walang kwento, walang kwenta. Di po ba? Alam nyo lahat yun. Anong kwento? Mga minamahal na mga katid, ano ang aral na natutunan ko? Because knowing the lesson will help you make yourself a better person today than yesterday. Alam nyo lahat yan. Memoryado nyo na yan. Di po ba? Ano? Kung walang natutunan, walang pagbabago. Ibig sabihin, kapag meron tayong natututunan, hindi tayo dapat naninisi o nagtuturo kung sino may kasalanan. Kasalanan ba ng food industry na ikaw ay tumaba? Hindi. Kasalanan mo. Di po ba, ano? Hindi madali. Hindi madali. The first 3 months, ang pwede mo lang kainin, gulay at isda. Kahit anong luto, isda pa rin. Di ba? Pwede akong mandaya. Pero anong mas mahalaga? Yung kalusugan o sarap? Hindi lahat ng masarap, tama. Hindi lahat ng madali, tama. Kaya hindi lahat ng maganda, tama. Naintindihan po ninyo? Ang tanong ay, tama ba? Di po ba? Alam mo, hirap na hirap ka. Bakit kailangan mo bumila? Para sa mga unang bumili ng iPhone 15. Nakita ko sa video yun. Dito. Ha? Pilipina ito. Nakipag-unahan ng pila sa iPhone 15. Bakit? Nagbago ba ang kausap mo? Di ba? Nagbago ba ang mga mukha na kukunan mo ng picture? Anong iyong natutunan? Di po ba? Tanggap ko na yun. Tanggap ko na. Hindi na magbabago yun. Kaya pag halimbawa, pag nagpupunta kami sa Cardinal Santos, magpapa-check up. Pag umiti yung nurse, "Hi, Father. Dalawang tanong ko. Kilala kaya niya ako? Dahil nanonood siya sa YouTube? O sa, isa siya doon sa nurse ng emergency room?" Diba? Mababago ko ba yun? Hindi. Kung ano man ang pinagkwentuhan nila, wala na akong magagawa. Ang meron akong kapangyarihan ay ngayon.
ang merong kapangyarihan sa sarili mo ngayon, ikaw. Di po ba? Nangutang ka man, ikaw may kapangyarihan. Naghirap ka man noon, ikaw may kapangyarihan. Kung may maiuwi ka man na naipon, ikaw may kapangyarihan. Kung wala kang maiuwi, ikaw may kasalanan. Hindi po ba? Hindi kasalanan ng mga taong walang ginawa kundi humingi. Hindi po ba? No? Kasi nagpapagilty tayo. Marami sa atin nandito sa ibang bayan na napakadaling mag-guilty na, Ma, birthday ko. Magpapakain ako. Ha? Nagpunta ba sa ibang bayan para magpakain ng ibang tao? Hindi. Kamakailan lang, bago ako pumunta dito, mayroong umuwi, galing dito, galing sa Abu Dhabi, umuwi, umiiyak. Sabi kayo, ba't ka umiiyak? Eh kasi, Father, yung pong pinag-ipunan ko, pinagbili ng kapatid ko. Diba? Gusto ko sabihin, i-pray over man kita, hindi na babalik yun. Bakit? Pinagkatiwala nyo ng husto eh, di po ba ano? Hello? Naintindihan nyo ba ako? Kaya nga nung ako'y nandito, sinasabi ko sa inyo, mag-ipon kayo. Mag-ipon kayo. Diba? Mabuti kung ang kapatid ninyo ay katulad nung alin, nung isang ate na kung saan walang ginawa kundi humingi sa kanyang kapatid. Ha? Padalan mo naman kami ng ganito, padalan mo naman ako ng ganito, padalan mo naman ako ng ganito, di ba? Galit na galit siya na yung ate niya, walang ginawa kundi humingi. Para sa nanay, para sa kung saan. No? Oh, after 2 years dito, natanggal sa trabaho. Ang naiwi, 2 bag na damit lang. Ni walang pera. Pagdating sa bahay, ni walang mukhang ipakita sa kapatid. At sabi niya sa kapatid niya, Mama, ikaw. Kaya wala akong naipon kasi wala kang ginawa kundi humingi. Iyak nang iyak. After 2 days, dumating yung kapatid, binigay yung passbook. Oh, ito yung mga hiningi ko sa iyo. Hinulog ko dyan. Kasi alam ko hindi ka marunong mag-ipon. Oy, nagbunga nga ka na. Di ba, ano? Mababawi mo pa ba yun? Wala na. Tapos na eh. Iniyak mo na lang kasi ganun pala kabait ang kapatid mo. Pero, hindi mo yung kapatid. Kasi yung kapatid mo, hindi iniipon yung hinuhulog mo. Yun ang malungkot na kwento. Diba, no? Pag tinanong mo, nasaan yung mga pinapadala ko? Buti naman. Ano ang aral na natutunan? Huwag kang may stroke. Number 1, huwag kang may stroke. Sana maliwanag sa iyo. Huwag kang magkakasakit. Di ba? Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. Alam ko lang milagro ako. Kasi no sinabing, he will not make it, after 2 days, nakagalaw na ako. Kaya yung doktor na nagsabi na I will not make it, sabi ng kaibigan ko, dinalaw ko doon, sabi, alam mo ba si Doc Reyes? Nagsimba. Bakit nagsimba? Matagal na siyang hindi nagsisimba. Dahil sa nakita sa'yo, nagsimba.
Ano sabi ko doon sa kabigan ko, doktor? Ha? Kailangan may stroke ako para magsimba siya? Di ba? Kailangan bang mayroong ganon? Kailangan ba kayong mayroong makitang ibang tao na naghirap, bari ko kayong matuto? Hindi kailangan. Hindi kailangan. Ang mahalaga, mayroong kang natututunan. Inuulit ko, tanggap mo ang iyong kahapon. Hindi babaguhin ang iyong kahapon. Ang binabago ng Diyos ang iyong bukas. Tanggap mo ang iyong kahapon, kahit pangit o maganda, kahit masaya o malungkot, kahit tama o mali, tanggap mo. Ang palaging tanong lamang ay ano ang iyong natutunan? Sapagkat ang iyong natutunan ang uhubog sa iyong pagkatao. What you have learned is the one that will make you a better person. Hindi tayo dapat naninisi, hindi tayo dapat nagtuturo. Because blaming others is to avoid responsibility. Every time you blame others, every time is a way of avoiding responsibility. Hindi ko pinagtatakpan, halimbawa. Hindi ko pinagtatakpan o hindi ko pinagtatanggol ang mga lalaking nakikiapin. Hindi ko pinagtatanggol. At kahit kailan, hindi ko sasabing tama ang kanilang ginawa. Pero, huwag kayong magagalit, misis. Dahil ang aking tanong ay, ano ang iyong pagkukulang? Tanggap mo ba na meron ka rin pagkukulang? Hello? Yun ang masakit na tanong. Di po ba? Kailangan mo tanongin yun. Because we are always part of this story. They can blame us, but we always ask the question, what have I done? Have I done anything that could prevent it from happening? Ginusto ko bang ako'y may stroke? Hindi. Hindi ko ginusto. Pero ang tinatanong, anong dahilan, Dok? Simple lang ang dahilan. Diabetes. Diabetes. Pag ikaw ay diabetic pala, lumalapot ang iyong dugo. Pag tumaas ang blood sugar, lumalapot ang dugo. At pag lumalapot, nahihirapan ang puso mo na bumomba. Malapot eh, di po ba? Ano? Kaya nga sabi ng doktor, if you have been, if, yan ang problema eh, puro if eh, di ba? Tapos na eh. Kung, kaso hindi eh, di po ba? Kung hindi sana kinain ni Eva, kinain na nga eh. Wala tayong magagawa. Di ba? Kung, wala. Tapos na tayo. Hindi na tayo pwedeng mag-kung. Nangyari na eh. Ano na lang ang pwedeng iwasan, di ba? O di diabetic. Kaya pala. Lumapot. At dahil lumapot, doon sa pinakamaliit na ugat, bumara. Palalabasin na sana ako. Ano sabi na aking neuro? Sabi niya sa aking cardio. Kung yan ay may bara sa utak, may bara yan sa puso. Gusto ko sabihin sa cardiologist ko, huwag ka maniwala. Kasi pinapalabas na ako eh. Na-hold pa ako. Wala namang makita doon sa test na ako'y may problema sa puso. Sabi niya, Father, for peace of mind. Oh, parang peace on earth. Di pa ba? Hindi malayo. Pinasok ka uli. To the echo, angiogram.
Isipin mo yun. Ha? The night before, oh, mag-aahit ka pa. Binigyan pa ako ng pang-shave. Ha? Sabi, bakit kailangan mag-shave? Eh kasi kung hindi daw pumasok ko yung ipapasok nila dito, sa singit daw ipapasok, di ba? Hindi ako na nag-ahit. Oh, ahitin mo na lang. Di na. Tapos hindi ka pwede matulog. Parang naglalaro sila ng video game. Eh, ganun talaga, tanggapin mo, di ba? No? Sakit-sakit ang... Pag naghili ka ng konti, Father. Maya-maya, Father, ano po yun? Father, may bara. Oh, ano magagawa mo? Sinabi na may bara. Oh, alakan mo sabihin, teka. Hindi. Ituloy na natin. Father, sabi ko ilang bara? Father, pito. Pito? No. Nagkita niya. Nagkukwenta yung mata ko. Pito. Kasi yung angioplasty, hindi kasama sa insurance eh. 300 times 7. Alam niyo, magkano yun? 2.1 million yun. Siya kukukunin yun. Natakot yung doktor, Father, relax. Baka may stroke lalo eh, di ba? Father, may discount. Kahit na. We're talking about millions. Di ba? Oh, tinuloy. Buti na lang na-stroke ako. Bakit? Kasi kung hindi ako na-stroke at meron akong barang pito, bubuksan ang dibdib ko. Kasi pag apat, dapat open heart. Isipin mo, nakabulagta ka doon. Pinag-uusapan nila, bubuksan po ba natin, Doc, o hindi? Ba? Oh. Wala kang kalaban, para kang baboy na nakagano. Sasabihin, Sasabihin, hindi pwede buksan, na-stroke eh. Baka may stroke, di ba na? Pinagpapasalaban mo ngayon, Lord, thank you, na-stroke ako! Di ba? Pinagpapasalaman mo ngayon, na-stroke ah. Kasi kung hindi ako na-stroke, abay, open heart. Kita nyo na, kahit gano'ng kapangit ang karanasan, meron pa rin mabuting balita. You only need to look at a bigger picture. Kung ano man kapangit ang iyong karanasan, ask for the grace to see what you ought to see. Palaging may maganda. Oh, dahil sa pandemic, yung isang piloto ng eroplano, Father, ano lang sabi ko? Learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. You should never limit God by your own limitations. Tanggap mo yun. Ano lang sinasabi nun? Kailangan mo lang tanggapin na you are not in control. You are not in control. You will never be in control. Because if I am in control, wala sana akong stroke. Diba? Na-stroke ako. At dahil na-stroke ako, di hindi ako open heart. Diba? Kung open heart ako, wala ako dito. Bakit? Ay mas matagal ang kagalingan ng open heart eh. Isipin mo, binakin dibdib mo. Ang meron ka lang unan. Yapos-yapos mo, di ba? Yan ang mga na-stroke na open heart eh. Yapos-yapos mo palagi unan. Hanggang doon ka na lang. Di ba? You have to see the bigger picture.
Anong natutunan mo sa pandemic? Sabi nga ng piloto, Father, malapit na akong bumigay. At biglang tinawagan uli ako na pwede na uli akong lumipad. Oh, di ba? Ganun ang drama ng Diyos eh. Yung bang malapit ka na, di ba? No? Kung naalala nyo si Abraham, di ba? Sabi niya kay Isaac, sinabi ng Diyos kay Abraham, ialay mo si Isaac. Ha? Ang tagal-tagal kong nagdasal na magkaanak ako, tapos ipapaalay mo lang. Oh, eh, dahil sa kanyang pananampalataya, itinali niya si Isaac, di ba? At nang saksakin na niya, pinigil ng Diyos, Isaac. At sabi niya, Abraham, naghanda ako na ibang alay at nagpakita siya ng ibang hayop. Di ba? At yung inialay niya. Oh, ganun lang yun. Gusto lang malaman ng Diyos, kaya mo ba talagang bitawan yan? Di ba? Oh, ngayon, pag sinabi sa'yo ng Diyos, bitawan mo yan, Lord, sige na, bitawan. Tapos sasabihin mo, ay, alam ko ng kwentong ito. Pag bibitawan ko na, sasabihin ni Lord, sige, iyon na uli. Di ba? Yung bang, pag sasaksakin mo na, Lord, sasaksakin ko na. Lord, sasaksakin ko na. Lord! Sabi ni Lord, tuloy mo. Bakit? Lahat ay may kwento. Again, my dear brothers and sisters, ano man ang iyong problema, lilipas yan. Hello? Lahat ng problema, lumilipas. Kailangan mo lang antayin, lilipas din yan. Diba? Kailangan mo lang ihanda ngayon sarili. Pag lumipas, ano na ang gagawin ko? Bago ka magbunga nga, kasi baka ka mapahiya. Diba na? Nagbunga nga ka na sa ate mo. Yun pala, inihulog ng ate mo, yung binigay mo, diba? Di, wala ka na, diba na? Ganun ang ginawa ko sa Diyos dati. Gusto ko makahalik sa kamay ng Santo Papa. Tapos biglang sinabing, you cannot go to Luneta. Ay, nagbunga nga ako. Before the Blessed Sacrament, talagang bunga nga ang kami ni Lord. Ano? Si Lord naman, tahimik lang na ganyan. Habang nagbubang nga ako. Birthday ko pa man din, Lord. Minsan lang ito. Gusto ko lang na mahumingi ng makahalik sa kamay ng Santo Papa. Ano ba kahirap para sa iyo yun? Grabe, simula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, hindi ako nakatulog. Nagbunga nga ako sa harapan ng Diyos. Birthday ko kasi. Tapos yung mga kasama ko, seminarista, bubusiting ka pa. Bubuksan nila yung oratory. Happy birthday. Di ka kasama. Visit. Oh, di nandun sila lahat sa Luneta. Hindi ko sila kayang tingnan sa TV kasi ang saya-saya nila, di ba? Nandun ako sa San Carlos, nag-aayos ng mga gamit para sa meeting ng obispo. Oh, alas dos ang meeting. Sinara na yung audiovisual room, auditorium. Antok na antok ka, galit na galit ka. Ang tagal naman ang meeting na ito. Tapos, biyamaya, 2:15, biglang lumabas ang Santo Papa sa stage. Ha? Anong ginagawa niyan dyan? Ang Santo Papa ang pumunta sa San Carlos. Tapos, nagsalita lang ng 5 minutes. Tapos, sabi ng president ng Federation of Asian Bishop Conferences, Your Holy Father, the bishop is asking if they can have pictures with you. Sabi ni JP2, sure. Oh, no. Line lahat ng bishop, line. Oh. Sabi ko, oh, pwede na ako dito. Kahit nakatingin lang, di ba? Natapos yung mga obispo, tinawag ako. Hindi ako nakapaghanda ng script.
Eh kasi hindi ko naman inaasahan, di ba? No? Kahit malamang buongiorno. Hindi ko maalala, ano nga bang good morning? Ano? Tapos, kausap niya si the late Archbishop Oscar Cruz. Sabi niya, naintindihan ko lang na birthday niya ngayon, birthday ko ngayon. Ano? Hawak na Santo Papa. Tapos, hahalikan ko yung kamay. Dinig na dinig ko ang Diyos. Sabi ni Lord, may sinasabi ka kagabi, di ba? Kaya pag kayo may problema, huwag kayo muna magbubunga nga. Baka mapahiya kayo, di ba? All problems will pass away. Don't give it a reason to sin. Don't give it a reason to give up. Lahat ng tao may problema. Alam niyo yan. Lahat ng tao nagkakaproblema. Kasi pag wala kang problema, baka ikaw ang problema, di ba? Ano problema mo ngayon? Tanggapin mo, lilipas din ito. Ang tinatanong lang ay, ano ang natutunan ko? Huwag kang magbubunga nga, baka mapahiya ka sa huli. Sabagat ang lahat ng bagay ay may dahilan. Lahat ng bagay may dahilan. Magpasalamat sa lahat ng biyaya, sapagkat alam natin ito, ang sekreto ng masayang buhay ay mapagpasalamat na puso. The secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Be grateful. Huwag magbunga nga. Learn to imagine the unimaginable. This is what I see, but I can imagine. What could be? This is what I see, but I could imagine what could be. Di po ba? Oh. Sorry, yan ang katotohanan. Nalalaki ang mister mo. What can you imagine? Can you still imagine that your husband will go back? Ay, ayaw ko na. Ayaw. Ano pang iniiyak-iyak mo? Gusto mo na palang umalis. Diba na? What are your prayers? Diba? Imagine the unimaginable. Sana bumalik, Father. Imagine the worst. How worse, Father? Paralyzed. Diba? Bumalik yung mister mo. Paralyzed. Ano sabi ng isang misis? Kung pwede ko lang itulak sa hagdana niya, Father, tinulak ka na, di ba? Sabi ko, ba't mo itutulak? Di ba pinagdasal mo bumalik? Ay, hindi naman ganyan itsura. At least bumalik, di ba? No? Kasi hindi mo naman sinabi kay Lord, Lord, sana pag bumalik, maayos pa rin. Di ba? No? Ang sabi mo lang kasi bumalik eh. Oh, di bumalik, di ba? No? My dear brothers and sisters, keep this in mind that God has been faithful even though you're unfaithful. God will remain faithful till the end. Hindi ibig sabihin pag may problema tayo, ang Diyos nagsisinungaling. Hindi ibig sabihin pag naging pangit ang karanasan, nakalimot ang Diyos. Hindi ibig sabihin kapag hindi maganda nangyayari, nawala ang Diyos. Nandun palagi ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Ang tinatanong lang ng Diyos, anong iyong natutunan? Diba? Alam natin lahat ito. Kailan ba tahimik ang teacher? Pag may exam. Inuulit ko, kailan tahimik ang teacher? Kapag may exam. At kapag may exam, dapat alam mo ang sagot. Di po ba? Alam mo ang sagot dahil nag-aral ka. Nag-aral ka. Ibig sabihin, hinanda mo ang iyong sarili.
Ano sabi ng isang babae? Akala ko, Father, love na love ako ng aking mister. Ang saya-saya ng aming wedding anniversary. Napalitan ko, may anak pala siya sa labas. Ay, mahirap yun, di ba? No? Mahirap yun. Why, anong gagawin natin? Father, ang tagal na pala niya ako niloloko. Ano ibig sabihin ng mga I love you niya? Ano sabi ko? Sa sarili ko lang. Hindi mo alam. Kung kailan nagsisinungaling ang mister mo, di ba dapat alam mo? Talo ka ng aso. Kasi yung aso ko, pag alam, pag may hinawakan ako ibang aso, alam niya may hinawakan ako iba. Pambihira ka naman, misis, hindi mo alam. May ibang hinawakan si mister. Dapat alam mo, di ba, no? Kasi wala tayong natututunan. God is in control. Anong mga habilin? Whatever happens, learn to persevere. Whatever happens, learn to persevere. Magsumikap, magpatuloy. Kung kailan may problema, hindi dahilan para tumigil. Di po ba? Hello? O hindi ko sinasabing lalaki lang nangangaliwa. May babae din, di ba? No? Paulit-ulit ko yung kinukwento, di ba? Na mamamatay na si Mrs. Ano sabi ni Mister? Aminin mo sa akin na lalaki ka. Sabi ni Mrs., bakit ko naman? Ano naman dahilan para aminin ko? Tingnan mo ang ating mga anak. Pangit ang bunso. Aminin mo sa akin na ang bunso ay hindi ko anak. Total, mamamatay na si Mrs. Naghihingalo na. Umiyak. Patawarin mo ako. Aminin mo lang, pinapatawad na kita. O, di ba? Patawarin mo. O nga, aminin mo lang. Inaamin ko. Yung bunso lang anak mo. Yung pangit lang. Ay, nako. Anong natutunan? Mahalaga yon. Persevere. Do not forget that there is hope. There is hope. Second, in spite of what had happened, live in love. Hello. May pag-asa, mabuhay sa pag-ibig. Bakit? Sa huli, hindi pag-uusapan kung sino ang tama o mali. In the twilight of your life, St. John of the Cross have said, when you bend your knees before God, God will never ask the question, who is right or wrong? Where you have been? How much money you have? What titles you have gained? The only question is, how much love you have given? Hello. How much love you have given? Kung nagkamali ba sila, dahilan ba yan para ikaw ay magkamali? Kung hindi sila nagmahal, dahilan ba yan para hindi ka magmahal? Hindi. Sapagkat ang panukatan palagi ay, gano'ng kalaki ang pagmamahal na yung pinagkaloob. Yun palagi. Itatanong ba kung na-stroke ka o hindi? Hindi. Ang tanong ay, naging mas mapagmahal ka ba dahil sa iyong karamdaman? Di ba? There is hope, live and love,
Do not be afraid to give and to serve. Do not be afraid to give and serve. Ang kahapon ay pwedeng tungtungan para sa isang magandang bukas. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi binubura ang kahapon. Hindi nililimot ang kahapon. Hindi tinatalikuran ang kahapon. Ang biyaya ng Diyos ay ang baguhin ang bukas. Anuman ang meron tayo, kung ngayong gabi, titingnan mo ngayong kahapon, maganda man o pangit, dapat yan ay maging tungtungan ng iyong magandang bukas. You have to decide to make your future bigger than your past. You have to decide to make your future bigger than your past. We look back with gratitude. We see the bigger picture so that we can have a better future. We look back with gratitude. Lumilingon tayo. Tumatanaw tayo ng utang na loob. Nakikita natin ang mas malaking mukha upang magkaroon ng mas malaking bukas. Ang mahalaga, minamahala mga kapatid, ay bukas. Sapagkat ang kahapon, wala ka nang magagawa. Inuulit ko, anuman ang mga pagluha mo kahapon, anuman ang kabiguan ng kahapon, wala ka nang magagawa. Kung meron man nagtaksil, wala ka nang magagawa. Kung meron mang nadapa, wala ka nang magagawa. Ang meron lang tayo ay bukas. Tingnan mo ang kahapon. Ano ang iyong natutunan? Tanggapin mo. Gawin mong tungtungan ang iyong kahapon para sa isang mas magandang bukas. At lahat ay mayroong magandang bukas. Ang lahat ay mayroong magandang bukas. Di ba? Do not let others to tell you that you have failed. Never give people the power to tell you that you have failed. Hanggat hindi pa natatapos ang buhay, hindi pa tapos ang kwento. At habang may kwento, lumalaki ang kwenta. Di ba? Ibig sabihin, lumalaki ang halaga. Again, my dear friends, my brothers and sisters, do not give people the power to make your life miserable. Give your life to God and allow God to bless you. Again, God will never change your past. He can only bless your future. He can only bless your future. 3 months ago, I had lunch with my doctor. And the doctor said, "Father, we had a conference about you." And of course, I was curious what had happened. Sabi ko, ano nangyari sa meeting ninyo? Ano nangyari sa conference ninyo? Sabi lang niya, wala. Ano wala? Wala kaming masabi. Tanggap namin na ikaw ay isang milagro. Di ba? At sabi niya, anong masasabi mo, Father? Tanggap ko rin na maraming nagdasal. May mga bagay na hindi mo may imagine noon, pero dahil nangyari yon,
ang daming aral na kanatutunan. Kaya, ang dami kong nakikilalang classmate. Father, classmate tayo. Saan? Media. Media Betis. Father, classmate tayo. Saan? Angioplasty. O, di ang dami yung classmate, di ba, no? Oh. Ganun talaga ang buhay. At sabi ng isang paring may stroke, ba't magaling ka na? Ako hindi pa. Paano niya sasagutin yun? Di ko alam. Di ba? May mga tanong na hindi mo talaga masasagot. Pero hari nawa, meron kang natututan. Inuulit ko, may mga tanong na hindi mo masasagot, pero hari nawa, meron kang natutunan. Let's spend few moments of silence. And I invite you, my dear friends, my dear brothers and sisters, to have the courage to look back. To see your life in pictures. Ask the Lord for the courage to look even at the moments you are afraid to see. Tingnan mo, maging ang mga bagay na kinakatakutan mong makita. Tonight is not just a night where we listen to stories. Tonight is a night where God wants to reaffirm His love to you. Tonight is a night where God wants to say, I love you. Ngayong gabi ay isang gabi kung saan sinasabi ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa gitna ng ating mga pagkukulang, ng ating mga pagtatanong. Even in the times we doubt, even in the times we question God, tonight is the night where God is saying to you and me, I love you, I have loved you, and I will always love you. Let us pray. Ama naming mapagmahal, marami pong salamat sa aming kahapon. Maraming salamat sa maraming kwento. Kahit ang iba dito ay hindi magandang pakinggan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga taong aming nakasalamuha. Maging ang mga taong nagdulot sa amin ng luha. Maraming salamat sa mga kaibigan na nagdulot ng kabiguan. Maraming salamat sa sakit na aming naranasan. Hindi namin mababago ang aming kahapon, ngunit meron kaming bukas dahil merong isang Diyos na nagmamahal. Panginoon, idinudulog ko po ang bawat isa na narito, maging ang mga nakikinig sa amin sa online. Kilala mo, Panginoon, ang bawat isa. Ikaw ang nagbigay ng pagkakataon. Ikaw ang tumawag. Ikaw ang gumawa ng dahilan. Panginoon, hipuin mo po ang bawat isa sa iyong mga anak na kasama namin sa gabing ito. Nagpapasalamat, nagtatanong, nag-aalinlangan, dumudulog.
Nawa po, Panginoon, kung ano man ang mga kwento nila sa buhay, ipahayag mo ang iyong sarili sa kanilang mga paglalakbay. Tulad ng paglalakbay mo sa iyong mga apostoles tungo sa Emmaus, kahit hindi kanila nakilala, patuloy mo silang binigyan ng kwento. Kwentuhan mo kami, Panginoon, upang magkaroon kami ng pag-asa. Nawa po ang bawat isa ay patuloy mong ingatan. Ilayo mo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung sino man sa kanila naririto na mayroong karamdaman, hipuin mo, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga-Nazaret, pagkaluban mo ng kagalingan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga-Nazaret, hanguin mo siya, Panginoon, sa kanyang kadustahan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga-Nazaret, palayain mo siya, Panginoon, sa lahat ng bagay na umaalipin sa kanya, lalong-lalo na ang kanyang karamdaman. Kung meron mang pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo siya, Panginoon. Alisin mo ang kanyang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanyang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Panginoon, alam mo na marami sa amin, ang aming pamilya, ay nasa aming bayan. Paghiwalayin mo kami ng aming ng mga pagkakataon. Hinihingi ko, Panginoon, na bawat pamilya, saan man naroroon, ay pagharihan mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Kung meron man, Panginoon, mag-asawa na mayroong alitan, pag-aaway, paghihinala, sama ng loob, idinudulog ko po mga mag-asawang ito, Panginoon. Nawa po ay mayroong pagpapatawad, mayroong paghingi ng tawad, mayroong pag-amin sa pagkakamali, pagtalikod sa pagkakamali, pagkakaroon ng bagong buhay, at panibagong pagmamahal. Ang bawat isa, Panginoon, ay may kanya-kanyang panalangin at pagdulog. Sana po, kayo na po ang magregalo. Kayo na po ang magbigay kung ano man po makabubuti, makababanal, makasasaya, makauunlad ng kanilang mga buhay, makasasagana, kayo na po ang magbigay. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na biren, gayon din ni San Jose, tapat niyang esposo, at aming patron, si Santa Teresita. Nawa po itong iyong mga anak, gayon din ang kanilang mga mahal sa buhay, ay lukuban mo ng iyong pagpapala sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang malaking pasasalamat sa ating mahal na guest speaker, Father Dave Concepcion, for sharing your words of wisdom po sa amin dito sa mga Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi. At para sa mga parishioners who have been watching globally via our live streaming, tunay po na ang gabing ito ay siksik, liglig, umaapaw ng mga paalala at pangaral para dadalhin po namin ito sa patuloy na paglalakbay bilang mga OFWs. At bilang pasasalamat sa ating guest speaker, malugod ko pong inaanyahan ang ating mahal na Father Troy De Los Santos, OFM Capuchin, ang Assistant Parish Priest ng St. Joseph Cathedral Abu Dhabi, to share some words of gratitude.
Kulang ang oras, no? Gusto niyo na extension? Yes. Hindi pwede. Hindi ko hawak ang oras. Anyway, Father Dave, maraming salamat. Si Father Dave po ay iahalin tulad ko kay St. Paul. Kilala niyo ba si St. Paul? O, sino si St. Paul? San Pablo. Siya yung sumulat ng ilang letters sa New Testament. Parang catechism class eh, no? So, kaya ko nahilan tulad si Father Dave kay St. Paul dahil si St. Paul ay misyonero. Bagamat si Father Dave ay diocesan priest, hindi naman siya nakasay sa mga mission, pero dahil nagpunta siya dito at nag-mission ang ating tinatawag na Mission Pilipino. Nilin tulad ko rin si Father Dave kay St. Paul dahil si St. Paul, tatlong beses siya naglakbay para ihatid ang mabuting balita. Missionary journeys, tatlong beses siyang umikot. Tingnan nyo na lang sa Biblia kung saan-saan siya lugar siya nakarating. Si Father Dave, tatlong beses siyang dito bumalik. Sa Abu Dhabi, sa Musapa, sa Alain, sa Ruiz. Si St. Paul, may iniwang mga letters. Romans, Corinthians, Thessalonians, Ephesians, kung ano pa. Si Father Dave, walang iniwang sulat. Ang iniwan lang niya sa atin ay ala-ala. Dito po sa album na ito, ito yung ala-ala ni Father Dave. Mga retrato po yan. Sandali, papakita natin yung pinakamaganda. Nawawala. Saan ba yun? Sa last page pala eh. Ito po. Sabi yung camera. Ito. Bago ho siya na-stroke. 2016, 17, and 18. So, Father Dave, ito po ay magsisilbing ala-ala ng inyong mga panahong inilagay dito. Inspirasyon na iniwan nyo sa amin. Mabubuting aral na ibinahagi nyo sa Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi na nagpatibay sa kanilang pananampalataya at Father, isa kang naging haligi dito sa Abu Dhabi, Father. Salamat sa Diyos, pinadala siya sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Gusto niyo bang bumalik si Father Dave? Yes! Hindi pwede. Aalis muna siya bago makabalik. Tingnan natin. Yeah. So, Father Troy. Kakahiya eh, no? Wala kasi bumabanggit sa akin na binanggit ko ng sarili ko. So, tawagin ko po si Romel. Si Romel po gumawa nito eh, Romel. No? Siya po gumawa nito eh. Pakibigay mo kay Father Dave. So, siya po yung nagpagod para mabuo yung album na yun. Maraming salamat, Father Dave. Salamat po. Salamat po sa pagmamahal.
Ako na naman. Sabi lang ko ni Romel, kasi nangako ako na pagkatapos ng recollection, magpipirma ng libro, bukas na lang daw. Pwede ba? Hindi pa naman ako alis. May misa pa bukas. Ano po? Anong oras? Ha? Sunday. Hindi, may misa din ako bukas, di ba? Oo. Magsisimba kasi ako eh. Magsisimba. Dito lang ako. No, so may mga magpapaperma, ay di pipermahan ko. Ano po? Ha? Yung libro ko lang, ha? Baka mamaya iba libro papirma nyo sa akin. Ano po? Maraming salamat. Ano po? May you go home with the grace of God. Salamat po. Salamat. Maraming salamat po. Magandang gabi. Pakiusap lang po to stay on your seats. We'll just have a quick photo shoot with Father Dave. And also, if Father Troy is still around, please stay on your seats. It will just be very quick. We would like to take and capture this moment to thank Father Dave Concepcion for his presence for the recollection tonight. That is why I would like to ask everyone to please remain on your seats. And while we're waiting, those who would like to avail of the book of Father Dave Concepcion, it is now available at the hall. Makipag-ugnayan lamang po kay Sister Violi. Ang kanyang mobile number po ay naka-flash screen. Maraming salamat po at magandang gabi. Thank you, Father Dave, and thank you, Father Troy. God bless us all.